Welcome once again to the subject, Traffic Management and Accident Investigation. For this lecture, the discussion is focused on the fundamentals of traffic accident. And your lecturer, Darlito Bernard G. Delizo, welcoming you once again. Now, before we move on to the discussion proper, let's take a look once again on the wisdom coming from the Holy Bible. The author of Psalm 119, verse 19, King David, said that, "I am a sojourner on the earth. Hide not your commandments from me." So, alam na alam ni King David na siya ay sojourner lamang or isa lamang siya nagtatravel sa mundong ito. At alam niya na hindi siya permanente sa mundong ito. At tinasabi niya na, "Since ako'y hindi permanente sa mundong ito, para hindi ako mawalay sa aking tunay na destination," sabi niya, "ay nawa Panginoon ay huwag mong itago sa akin ang iyong mga kautusan." So ganun din nawa tayo, no? Let's remember that we are just a transients. We are just transients of this earth, and we are just sojourners of this life. So let's ask the Lord that nawa bigyan tayo ng karunungan, malaman natin ang kanyang mga kalooban at kanyang mga kautusan upang masunod natin ang mga ito na ayon sa kanyang mga salita sa Bible upang marating natin later on ang ating destinasyon sa ating buhay pagkalipas ng buhay na ito. Now, moving on to our discussion proper, let's go back to the earlier videos that we have discussed. We said that humans sought to make their transport facilities more efficient. Okay, that's why they made so many inventions, and that is okay to we call it to move people and property with the least expenditure of time, effort, and money. Yun ang ginawa ng tao, nag-imbento, naggumawa ng mga modifications, modernization, sophistications, pinasok ang science and technology, at ngayon pinasok ang computerization at computer technology sa larangan ng transportation at traffic. At ganun pa rin, ang aim ng tao ay mapaigsi yung kanyang traveling time at mas makatipid siya sa kanyang gastusin sa kanyang pagta-travel. And further, as we move back on the earlier discussion concerning the historical development of transportation, well, man made all the modernizations and sophistications to make his traveling efficient, as we have said. Again, that is to make his traveling safer, faster, and more comfortable. However, there is a problem. No? The modernizations and sophistications unable to totally stop the occurrence and recurrence of traffic-related problems. So, yun ang katotohanan. And despite na napakarami na, ang modernizations at sophistications ay nandun pa rin. Yung mga traffic problems na nag-exist tulad ng mga traffic congestion, traffic jam, okay, at mga collisions or traffic accidents. So, ano nga ba yung mga major traffic problems na na-encounter ng ating mga traffic managers or even tayo ng mga ordinary citizens? What are the normal major traffic problems that we encounter? Well, basically, you have the human errors, the physical inadequacy, the poor control measures, the poor maintenance, and the poor maintenance. So, ano yung mga tinatawag nating human errors na maaring mag-cause ng traffic problems? Well, unang-una, improper speed. When we say improper speed, either you are more than the allowable speed limit or you are under the speed limit. Masyado kang mabagal kaya tuloy nabangga ka nila kasi na miscalculate nung sumusunod sa iyo dahil sa supposedly ang minimum speed ay 60 kph, but you are moving well below the 60 kph limit, or you are riding too fast kaya nagkaroon ng aksidente. Well, that is a human error. Now, poor driving habits. Ano mga poor driving habits? Yan, yung mga nagse-cellphone, nagmimirinda, nagipagkwentuhan, maraming distractions, okay?
laging nakahawak doon sa may shifting lever niya, or nakaapak yung paa niya doon sa may clutch. So those are poor driving habits. Okay, yung mga maling paggamit ng busina, maling paggamit ng mga headlights, okay? Another one is ignorance and or lack of understanding of traffic laws, rules and regulations. So kapag ignorant, hindi mo alam kung ano yung mga traffic laws, rules and regulations. So well, basically mag-cause ito ng traffic problem kasi you will be turning right or left or U-turning sa isang lugar dahil nawala ka na pala sa iyong rota. Or maari na hindi mo alam yung batas sa trafiko sa lugar na yan, so maling lane yung dinaanan mo. So eventually, nag-cause ka ng traffic problem or traffic accident sa area. Another one, of course, is we need to consider the pedestrian's mistake. Ano yan? Yung mga pedestrians na basta na lang bababa dun sa mga unloading zones or sasakay sa mga unloading zones or hindi sila papara sa tamang babaan. Okay, so maraming mga tawag natin pwede rin na mga mistake ng mga pedestrian, no? Tulad ng kanilang miscalculation sa mga traffic lights, sa mga traffic signs, okay? Or misunderstanding of the traffic signs, or misperception or miscomprehension of the traffic signs, pwedeng mag-cause yun ng traffic problems. Then the officer's errors, so nagkamali yung officer sa kanyang pagdadirect ng traffic. Okay, hindi niya or meron siyang na-overlook na condition doon sa or situation doon sa intersection kaya nagkamali yung kanyang pag-sign ng go or stop sa isang flow ng traffic. And of course, human errors can also be attributed by traffic accident caused by human errors. Ano yun? Yung mga may mga kasi traffic accident na purely human errors na tinatawag natin. Ito yung mali lang yung pag-operate niya ng motor vehicle or mali yung kanyang paggamit ng highway. Now, moving on, what about the physical inadequacy? So, pag sinabi natin physical inadequacy, ito yung mga kulang, yung mga traffic facilities natin. Just like narrow roads and streets, no? Ay, kasi after decades, no? Ay biglang nagkaroon ng mga widening. Eh, nung magwa-widening na, eh, occupied na ng mga residential and commercial buildings. Kasi way back 1940s, 1950s, 1960s, 1970s, ay nakaset na kung ano yung width ng mga national highways natin at saka mga provincial roads and city roads and municipal roads natin. So somehow, na-overlook yan ng mga local government administrators. So eventually, nag-mushroom na mga houses sa mga national highways. So ngayon, at kailangan ng mag-widening kasi yun na lamang nakikita na solution doon sa traffic congestion saka traffic building up. Okay, so nagkakaproblema ngayon dahil marami ng mga permanent structures. Well, of course, narrow bridges, then lack of traffic facilities, kulang ng overpass, kulang ng pedestrian flyover, no? And any other road facilities na kailangan upang mayroong mga alternative or may mga tinatawag nating mga pwedeng gamitin for rerouting schemes. And of course, ay because of the densely populated areas. Pag marami na yung mga tao sa lugar, okay, so babahayan na yung mga gilid ng kalsada, okay, so wala nang areas for widening or paglalagyan ng mga parking spaces. So kapag sa isang city, sa isang munisipyo, nauna yung mga building, so wala nang provisions para sa mga parking areas. Because in traffic management, whether we like it or not, we do not only manage the movement of motor vehicles and pedestrians, but also we include there the provisions on the parking spaces. Then, what about the poor control measures? So, mali yung traffic control natin. So, pwede na ineffective mechanical control devices. So, ineffective yung traffic light, kaya kalimitan, may traffic light, meron pa rin traffic enforcer na nandun, mas marami na yung panahon na may traffic enforcer na direct ng traffic kaysa yung traffic signal light ang nagpa-function. Okay? So, ineffective traffic officers also. Okay? So, maaring yung traffic officer ang nagkamali dun sa kanyang or
hindi sila masyadong marunong doon sa ginagawa nila doon sa intersection. So malamang na pwede rin sila yung mag-cause ng poor control measures. And of course, part of that is the poor implementation of traffic laws, rules, and regulation. Just like on the image, so obviously may nakaparada doon sa may no parking on both sides. Okay? So if the traffic laws, rules, and regulations that we have are not properly enforced or implemented, well, somehow it may cause or it may add to the worsening traffic problems that we have. Then further, poor maintenance. Okay, so kapag dilapidated na yung mga kalsada, okay, so of course kapag dilapidated yan, just like what we have in the image, so hindi na pwedeng makapatakbo ng mabilis niyan, magkokos na yan ng traffic build up sa likod, and eventually magkokos ng traffic congestion and traffic jam. So unfinished road pavement concreting or unfinished road facilities or construction, so normally, kapag hindi tapos yan at kapag yan ay umulan, bumagyo yan, so mas lalong masisira yung mga kalsada. So eventually, magkocause further ng worsening ng traffic flow sa isang area. Okay, so those are the major causes of traffic accident. Now, moving on, what are the specific traffic problems that we have? Well, you have what you call the traffic buildup, the traffic congestion, the traffic jam, bottlenecks, gridlock, accidents, or collisions. So let's take a look on the definition and description of each of those specific problems that we have. So before we can identify what is a problem in the traffic way, first thing first, alamin natin ano nga ba ang itsura ng normal traffic. Pag sinabi natin na normal traffic flow ay just like what we are seeing right now, na kumbaga maayos, okay, at hindi dikit-dikit at tamang distansya yung mga sasakyan. So kapag hindi na ganoon ang characteristic ng ating traffic flow, then there is now there is already a traffic problem. So this one is a traffic build up. Okay, so when you say traffic buildup, there is a gradual increase of motor vehicles in a certain area. Why? Maaring mayroong bottleneck, maaring tinatawag natin rush hour, at nagkaroon na ng, we call it crowding of motor vehicles. So eventually, hindi na makagalaw ng maayos yung sakyan dun sa mga toll gates, say for examples. So eventually, dahan-dahan magkaroon ng increase of motor vehicles in the area. If the increase of the motor vehicle in the area is mishandled or mismanaged, eventually it may cause traffic congestion, or worse, it may cause traffic jam later on. So just like this one, no, this is an example of a congested traffic. Okay, so when you say traffic congestion, it is the overcrowding situation or a condition in transport that is characterized by a slower speed, mas mabagal na yung speed, okay, longer trip times, and increased vehicular queuing, mas mahaba na yung pila. Why? When you say congestion, is overcrowded because in a given highway, there is what you call the ideal number of motor vehicles passing at any given time. Say for example, of the motor vehicles ideally that should be passing that area will be 20 motor vehicle per minute, at kapag more than that, okay, particularly kapag yan ay sumobra na, no, ng mas mahigit, okay, na malaki doon sa 20 na motor vehicle in 1 minute, at depende rin yan doon sa capacity ng highway. Kapag sumobra na yan sa kaya ng highway for normal flow of traffic, then meron ng traffic congestion. So eventually, babagal yung mga pagdaloy ng sasakyan, at ganon din, hahaba yung trip times, and of course, hahaba rin yung pagkasunod-sunod or pagkapila-pila ng mga sasakyan sa isang portion ng highway. Okay, so what about pedestrian congestion? Pwede rin yan, particularly during rush hours in urban places, just like in the National Capital Region. Just like Baguio City and all other cities in the country. Basta labasan ng mga
estudyante, ng mga empleyado or pasukan sa umaga. So hindi lamang yung tinatawag natin mga sasakyan ang nag-overcrowding na, kundi pati na rin yung mga pedestrian. Okay, of course, kahit ito, affected na rin yung travel time ng mga tao kasi instead na makarating sila sa terminal right away or sa destination right away, so pati sila mismo ay hindi makagalaw na maayos doon sa sidewalk at malilate sila sa kanilang patunguhan din. So, this could also be a or an specific problem in so far as traffic is concerned. Now, moving on. So, this is another example of traffic jam. So, pag sinabi natin traffic jam, there is now a block up traffic due to congestion. Meaning, pag sinabing traffic jam, hindi na ito gumagalaw or dahan-dahan na lang yung kanyang paggalaw. So, pag ganon ay hindi lang traffic congestion ang meron, kundi nagkaroon na ng traffic jam dahil napakabagal na yung pagkilos o kaya halos di na gumalaw at hindi na gumagalaw yung traffic for a certain period of time. So, there is now what you call traffic jam. Okay, so moving on further, okay, what is bottleneck or choke point? Okay, so ang mga bottleneck ay ito yung mga biglang 4-lane tapos biglang nag 2-lane or biglang nag 3-lanes na lang. Pwede na ito'y cause ng mga dilapidated roads. Okay? Hindi madaanan yung isang lane kaya nag-merge yung mga sasakyan doon sa single lane. Dati ay 3 lanes dapat yon, tapos all of a sudden ay may mga hindi na repair doon na mga butas. So, the motor vehicles now will be merging and jacking for a position, okay, on a single lane. So eventually, magkokos siya ng bottleneck. So ganun din sa mga palabas or papasok or sa mga palabas ng mga expressway. So sa expressway ay maabot ng say, sabihin natin ay 4, 5 or 6 na lane. Tapos biglang pagkalabas sa toll gate ay biglang mag-merge siya into 3 lanes na lang. So that will now cause a bottleneck. At yung bottleneck na yan, kapag hindi yan naagapan, ay magkakaroon ng traffic build-up na tinatawag natin. And eventually, after traffic build-up, magkakaroon na ng traffic congestion. And after that, magkakaroon na ng traffic jam. So what about the gridlock? So pag sinabi natin gridlock, okay? So pag sinabi nating strip of highway, so something like this. So this is the strip of a highway, a straight line. A straight line is strip yan. Pero kapag nag-crisscross na yan, ang tawag natin yan ay grid, ang tawag natin. Kaya kapag nag-lock, no, just like in the image on the right side ito, hindi na makagalaw yung mga sasakyan. Nagkaroon na ng gridlock na tinatawag natin. And this is one of the most difficult, or it is the most difficult traffic problem that is solved at any given moment. Kasi wala nang dadaanan, hindi na makakilos yung sasakyan. So aabot yan ng mga series of intersections hanggang pwedeng the whole town or a series of towns ang ma-affected yan kapag di na yan gumalaw yung mga sasakyan. Okay, so with that, okay, so with the existence of problems that we have in traffic, so kailangan na natin ng management. So bakit natin kailangan ng management? Again, to prevent and or reduce recurrence of previous problems. Para yung mga dati ng problema na na-encounter ay hindi na magre-recur o hindi na paulit-ulit o hindi na maulit. So, ganun din para ma-prevent or ma-reduce din yung mga ongoing problem sa highway. And of course, ganun din para ma-prevent or ma-reduce yung mga future problems or mga problema na hindi dati nangyayari pero maaring mangyari in the future. And of course, to reduce or prevent the adverse effects of traffic problems, meaning para mabawasan yung mga negative effect ng mga traffic problem natin. Say for example, you might be wondering na bakit naglalagay ng flyover doon sa area na yan? Bakit sila nagko-construct? Eko-konti naman yung motor vehicle. But according to the traffic managers,
na foresee nila, no, na within 5 years ay dadami na yung mga dadaan sa lugar na yon, kaya inuunahan. Okay, kaya nagpagawa na sila ng traffic facility doon, or nag-install na sila ng mga traffic signal light, or maaaring nag-construct na sila ng mga pedestrian overpass, or mga motor vehicle ramp or fly over, that is to prevent or reduce future problems that may occur on that particular section of the highway. Okay, so with that, what are the objectives of traffic management? Well, of course, we have said that the very goal of traffic management is to, we call it to increase the efficiency by reducing the congestion, by increasing the throughput, mas marami ang gagamit. Okay, by reducing the travel time and by increasing the safety. So that is basically the goal or the objective of the traffic management. Okay, when you say efficiency, na gagamit ayon sa kanyang design yung kalsada at yung mga other portions ng kalsada. So yung sidewalk na design niyan for pedestrian, hindi yan na design for obstructions or hindi yan na design para gamitin ng mga illegal vendors. Okay, so yun ang ibig sabihin ng efficiency. Nagagamit siya to the max. Nagagamit siya, okay, sa kanyang or optimize yung pagkagamit ng traffic for ng any portion of the highway, okay? In that case, tatawagin natin na mayroong traffic efficiency. Ngayon, okay, i-increase pa ng traffic management yung efficiency. So, moving on, in the designing of traffic management system or traffic management program, kinoconsider nito sa mga provisions niya kung ano ang pwedeng mga restrictions, anong pwedeng mga gawin sa mga road users. So pag sinabi nating road users, we're referring to the pedestrians, to the motorists, and even to the passengers. So anyone na gumagamit sa kalsada, kailangan iniisip ng traffic management kung ano ang gagawin para sa kanila, para properly ay makakilos sila doon sa portion ng traffic way na yan or sa entire section ng traffic way na yan. And of course, the road or the traffic system. So ano naman ang gagawin natin sa kalsadang ito para ma-assure natin na ito ay ginagamit ng husto ng mga road users. And then of course, ano naman yung paano natin implement or enforce ang mga ito. So kasama yan doon sa traffic management system. Okay, so with that, okay, how do we now define traffic management? Again, as mentioned in the earlier video, that somehow traffic management applies the performance of the five functions of management as stated by Henry Fayol, the father of management. Okay, to be specific, traffic management, and according to Filindo Bragado in his book Trafficology, okay, in 1998, he said that traffic management is the application to traffic affairs, the processes and skills in planning, organizing, staffing, directing, coordinating, and budgeting, or the post the curve. And that is very similar to what Henry Fayol stated as the definition of management. So you just apply what is being done by managers to traffic affairs, then that is traffic management. However, okay, so there is a big however. In the National Center for Transportation Studies in the Philippines in UP Diliman, they came up with a new definition of traffic management, which is referring now to any activity. Take note, any activity. Anumang ginagawa. Any activity undertaken by who? By any highway transportation agency. And sino mga yan? Okay, so pwedeng LTO, pwedeng PNP. Okay, so pwedeng non-government organizations, pwedeng any government organization, as long as the purpose of that activity is to improve. Take note of the word, to improve the roadway system safety. Okay, so ganito yan. In the construction of a traffic facility, the traffic engineers will consider now
the efficiency of the highway na gagawin nila, na dapat to ay ma-attain niya yung kanyang purpose. Pangalawa, kukonsider ito yung safety nito, no? Safety. And then of course, pangatlo, kukonsider yung urgency. Ito ba'y kailangan na? And pang-apat, ikukonsider yung cost ng tawag natin ng project nito. So ngayon, pag na-install na or na-construct na yung traffic highway or yung highway, now, papasok ang traffic management para ma-improve pa. Para ma-improve pa yung safety ng kalsada na yan. Okay? Ganun din para ma-improve pa yung kanyang efficiency. At para ma-improve pa yung effectiveness ito para sa lahat ng mga road users. Okay? So, again, ang mga traffic facilities natin, they are constructed in a way that they are designed according to the efficiency, to the safety, to the urgency, and to the cost. Now, in traffic management, okay, these are any activity now done by the government or by non-government entities, okay, that we call it designed to improve. Take note of the word to improve. So that is traffic management, just like what you are doing in yourself, no? So mayroon ng tinatawag natin mga schedules na binigay ng mga teachers ninyo. Now you would like to perform better, you would like to improve better, then sabi mo, magkaroon ako ng aking time management. So that is the essence of traffic management, to improve now the safety, the efficiency, and effectiveness of the highway. Okay, so what are the types of traffic management? There are two types of traffic management. The first type is, of course, the traditional traffic engineering tools. That is now the utilization of the traffic devices to regulate and control traffic. Okay, yung mga paggamit ng mga traffic sign, traffic light, pavement marking, pavement markers. Okay, paggamit ng mga police, paggamit ng mga traffic enforcers to direct the flow of traffic. So that is a very traditional traffic engineering tool. And of course, today, they are still using that, or we are still using or applying the traditional traffic management system. Okay, but of course, today, with the advent of technology, okay, there is now what you call the intelligent transport system. Ito ngayon, yung mga, kumbaga, marami na mga digital technologies na pwedeng mag-guide, no, doon sa ating mga traffic users, or mga computerization ng mga traffic light, okay, na mayroon silang detector, okay, at ma-detect nila yung lugar na kung kailangan dapat nakago dahil mayroong traffic building up, okay. So, somehow, this system, the new system, is again designed to improve the use of the traffic way. Okay, so further also, what are the agencies involved with the traffic management? Sino yung mga agencies na ito? Unang-una, of course, you have the Department of Transportation. Okay, by the way, ang Department of Transportation, hawak niya yan, yung ating air transportation, yung trees transportation, at yung ating land transportation. Okay, kaya yung ating DOTR, tinanggal na doon yung communication kasi meron na tayong bagong Department of Technology and Communication, or the DITC. Ngayon, yung Department of Transportation, dahil kasama tayo sa sea transportation, sa marine transportation, so inabsorb ngayon ng DOTR yung Philippine Coast Guard. Hindi na siya under the DND. Of course, you have the air transportation. And we have the land transportation. So in the DOTR, okay, you have the land transportation office. Ito ngayon yung bahala sa mga education of drivers, bahala ito sa mga enforcement of traffic laws, okay, enforcement of driver's licensing, like that, na. And part again of the DOTR is the Land Transportation Franchising and Regulation Board. Ito yung nire-regulate yung mga gusto mag-operate ng transportation business para hindi masyadong marami, or para yung mga motor vehicles na gagamitin ay they are roadworthy na tinatawag natin. Okay, further, under the DOTR, okay, meron tayong tinatawag na Office of the Transportation Cooperatives. Ano mga yan? Well, may mga cities, mga provinces na okay lang na individual na mag-apply ng mga franchises. Ngayon, ang ginawa ng mga iba, okay, ay nag-create sila ng mga transportation cooperatives. Okay, yung mga bus line, okay, marami yung mga may-ari noon. Okay, kapag yan kasi cooperative, at least more or less mas mababa yung kanyang taxes at
Because of that, mas mababa yung magiging fare or pamasahi doon sa mga transport facilities na yan under a transportation cooperative. So it is the Office of Transportation Cooperative under the DOTR which undertakes those concerns. And again, in relation to land transportation under the DOTR, you have now the Toll Regulatory Board. Okay, ano yung Toll Regulatory Board? Yan yung mga nagmo-monitor doon sa mga paggamit ng TIPLEX, okay, doon sa paggamit ng SCTEX, okay, ng Central Luzon Expressway, and of course, or the Tarlac Central Luzon Expressway, and the NLEX, the SLEX, okay, so ito ngayon ang nagre-regulate niyan, yung Toll Regulation Board. Of course, para makatulong ito sa management of traffic flow in that area in or in those areas or in our expressways. So who else? Okay, so you have the engineering or the provincial government, no? The local government unit, I should say. So the local government units, they have their own provincial engineering office. Down to the city, they have the city engineering offices. And down to the municipality, they have the municipal engineering offices. Okay? So whatever mga provincial roads na ay kaagapay ng local government ng probinsya, okay, yung ating DPWH in the construction or maintenance of provincial roads or provincial highways. So ganun din sa ating mga city, kapag categorized yan na city road, so ang city ang bahala diyan, at kapag yung city road na yan ay meron siyang national significance, okay, then kaagapay nito ang DPWH sa pag-maintain or pagko-construct, pag-repair sa mga city roads. Ganon din sa munisipyo. Primarily, it is under the supervision and under the auspices of the municipal government, but if that municipal road, okay, ay siya yung itong pinaka nagko-connect or siya yung naging collector road or siya yung nagko-connect sa national highway, then the DPWS is also a partner to the maintenance and repair of those municipal roads. Okay, so in cases of national highways, well, basically that is under the Departamento ng Pagnanakaw na Walang Hanggan or the Dami Pera Wala Hirap. Of course, kidding aside, okay, marami kasing construction dyan at sabi nga, kung mayroong mga construction, mayroong mga commission. But we don't know, no? Now, the Department of Public Works and Highways, okay, of course, it is the lead agency insofar as the construction and maintenance and repair of our roads and highways and other traffic facilities as well as sila rin ang mga nagbibigay ng mga traffic restrictions, mga traffic signs, at mga pavement markings and traffic lights. Okay. And of course, traffic management is not complete without the participation of the legislative bodies of the government. Bakit legislative bodies of the government? Kasi sila yung gumagawa ng batas. So anong trabaho nila? Sa Senado, sa Kongreso, gumagawa sila ng mga national laws applicable okay, on our national highways to regulate, to restrict, okay, to allow, okay, or to create any provisions, okay, for the use of motor vehicles and highways, okay, na maaring makakatulong ito sa pag-improve ng efficiency ng ating highways. Okay, so ganun din, if we go down sa probinsya, may mga provincial boards tayo. Sila ngayon ang bahala din sa, na mag-create ng mga provincial ordinances, okay, related to the use of motor vehicles and highways. And then if you go down to cities, you have the Sangguniang Panglungsod. And of course, down to municipalities, you have the Sangguniang Bayan. Again, ang purpose din na or mayroon din silang connection sa traffic management kasi sila yung unang panggagalingan ng mga traffic system which includes now the laws, statutes, and ordinances necessary to improve the efficiency of the roads and highways.
So moving on, you have also the Highway Patrol Group of the Philippine National Police. Sila naman ngayon ang tawag natin ang in charge sa implementation ng mga national laws, no, doon sa mga national highways natin. At the same time, we also have the Traffic Management Unit ng ating mga local police na kaagapay din ng ating Highway Patrol Group or kaagapay ng local government together with the local Traffic Management Bureau, okay, in the management of their traffic affairs in their localities. So moving on, you have also the city and municipal traffic management offices or traffic management bureaus, na tulad ng kabanatuan, meron siyang traffic management office. Tulad ng iba't ibang lugar sa ating bansa, meron silang mga traffic management bureau or traffic management office, kay normally created under the office of the city or municipal mayors. Ang purpose nila, tutulong sa mga police para mag-direct ng traffic, para mag-enforce ng traffic laws, and of course, makatulong sila doon sa traffic management. Then who else? Well, you have the academic institutions. Pwedeng sa public and private schools. Anong ginagawa naman yan? So somehow, naka-integrate sa kanilang education yung pagsunod sa batas trafiko. And then moving on, you have driving schools and driving training centers. Well, sila naman yung naghahasa sa mga skills and knowledges ng mga nag-a-apply ng lisensya or sa mga nagre-renew ng mga driver's licenses. And moving on further, of course, we cannot complete the traffic management without the courts and other judicial authorities. In cases of violations, in cases of legal matters, in cases of legal issues, then papasok ang court and other judicial authorities, okay, as long as related to traffic management, then that will become part of traffic management. Say, for example, ayaw ng isang may-ari ng property na ma-demolish yung kanyang property. Okay? Gusto ng DPWS, gusto ng city government na i-demolish ito para magawa yung widening. So ayaw, nakipagmatigasan, okay, yung may-ari ng building. So kapag yan ay nagkaroon ng filing of cases, then papasok ngayon ng court to settle once and for all kung ano dapat ang mangyayari or legal yung pagdi-demolish sa istruktura na yan. And of course, another function of the court is the penalization of traffic violators. Okay? So, importante yan. Hindi pwedeng si police ang mag-penalize, okay? Kundi ang natawag natin ang mga traffic courts lamang. Pwedeng yung regular courts or yung traffic adjudication service ng ating Land Transportation Office. Okay, so moving on further, of course, you have the Public Information Office of every government agency that we have, no? Particularly the PNP or the city or the municipal or the provincial governments. They have public information offices that somehow, okay, they also involve themselves in disseminating significant information about the use of traffic and highways. Say, for example, kapag may mga typhoon, no, at hindi passable yung mga roads, hindi passable yung mga highway going to a certain city or municipality, then the Public Information Office will do the proper dissemination to the public through the tri-media or through their Facebook, na, so that people will be informed na alanganin yung lugar na yon, na dumaan doon, baka magka-traffic congestion doon, so at least the motorists can plan their itineraries so that they will avoid or they can avoid passing through that closed highway for that moment. Now again, meron din tayo mga citizen support group, no? Marami yan. May mga force multiplier na tinatawag natin. Ang Highway Patrol Group, meron silang mga force multipliers. Okay? So, ganun din yung mga iba't ibang mga NGOs natin, mga Rotary Club, okay?
Now, so in one way or another, kapag may mga fiesta, may mga national events or regional events, kailangan ng mga force multipliers, then basically maraming mga citizen support group, mga fraternities, sororities, and other professional group that are ready to help the traffic management, program of the government or the province or the country, no, in cases of necessities. What else? Well, we cannot discount the or we should not be forgetting also the Barangay Peacekeeping Action Team or the BPAT members. Once in a while, not only once in a while, many times sila yung mga tinatap sa mga barangays, no, within their area of responsibilities na mag-assist sa mga traffic, no. Say for example, pag may fiesta, may mga inililibing, no, or may mga special events sa kanilang barangay at maaring magkaroon ng traffic problem sa area, so sila ngayon yung pinaka-ready na mag-assist sa ating local government unit in enforcing or directing traffic. Then, of course, the tri-media. Sila ngayon yung taga-hatid balita, no? You have the news, no? The TV, the radio, the tri-media that we are saying, no? The newspaper, somehow they inform the people. Yung mga maaring mga real-time situations or maaring mga pwedeng mangyari for the next 2 days, 3 days, 1 week, 1 month, concerning traffic law, like that, no? And of course, kasama na rin yan yung mga social media sa ating internet, just like Facebook, Twitter, and others, na maaring magiging media for information dissemination sa public about traffic-related matters, And particularly kapag may mga traffic scheme na mangyayari dahil merong event na malaking event na mangyayari sa Pilipinas, like that, no? So kasama sila sa information dissemination. So with that, traffic management basically is we call it to improve further the efficiency of the traffic ways that we have. And again, traffic management is not only a responsibility of the government, but rather it is actually a responsibility of all people in our society, including the pedestrians. Kasi kapag yung mga pedestrian ay hindi aware at hindi alam at mga sila yung mga violator, so sila rin ang magkokos ng traffic violation. So, hindi lamang ito gawain ng mga police or ng ating LTO or mga driver, pero lahat. In a way, ay kasama sa ating ma traffic management. So with that, thank you very much for listening and watching. And do not forget to subscribe and like the channel and to type your comment or question in the comment section. So once again, thank you and God bless us all.